Mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa RAVE o Rainforest ng Barangay Maybunga, Lungsod ng Pasig. At dito ay meron na isang programa nga nagaganap dito patungkol dun sa medical assistance ng DSWD sa pakikipagtulungan ng opisina ni Congressman Roman Romulo ay matutulungan itong mga nakikita natin, mga beneficiary dito sa lugar na ito. At 200 mahigit na beneficiary nga ang makakatanggap nitong cash assistance na ito na galing sa DSWD. At itong mga taong nakikita natin dito, sila ngayon may mga karamdaman o sakit na lumapit nga sa opisina ni Congressman Roman Romulo para matulungan. Uulitin ko mga kaibigan, ito ay isang medical assistance ng DSWD na sa pakikipagtulungan niya ng opisina ni Congressman Roman Romulo ay naisagawa dito sa lungsod ng Pasig at para matulungan yung mga Pasigenyong na nangangailangan. At ngayon nga, nag-uumpisa ng magdatingan ang mga staff ni Congressman Roman Romulo para sa gagawin na pagpaproseso dito sa mga dala nilang mga dokumento. Mga kaibigan, maya-maya ay kakausapin natin o kukunan ng panaya mga isa sa mga consultant nitong programang ito at alamin natin kung paano ang proseso na ginagawa nila at kung paano nakukuha ang cash assistance na galing nga sa DSWD. Maraming mga nagtatanong sa amin kung ano ba ang proseso ng pag-avail ng medical assistance mula kay Kung Roman at DSWD. Halimbawa, ako ay taga Maybunga. Saan ako pupunta kung meron akong hihilingin ng medical assistance? Magpapalista po muna sila sa office. Mm-hmm. Kapag ka po may binaba pong schedule galing sa DSWD NCR, pwede na po pagka may binigay hong schedule, itetext mo sila. Okay, so ang ibig sabihin ng Joyce, halimbawa, example, no? Ako ay nagpa-check up, meron akong na-diagnose ako na kailangan kong magpa-dialysis. Okay, so meron kailangan, pagpunta ko sa opisina ni Kong Roman, ano yung dala-dala ko? Dialysis po, kailangan po, kung ano po yung issue ng center, dialysis center. Okay. May certification po yun, may quotation. Medical certificate. Opo, may abstract po. Okay. Yun po yung ipe-present nila. Doon sa opisina ni Kong Roman, okay. Mas okay po kung may dala na rin po sila na galing sa Champo. Yung may social case study po. Ah, talaga? Ayun. Okay. Kung dialysis, no? Pinag-usapan natin yung dialysis. Okay. Tapos, tulad nung sinabi mo, ililista sila. Opo. Then, pag may schedule na po, by batch po kasi yan eh. Okay. So iniipon kumbaga. Opo. Bali, okay. Ang maximum po kasi na beneficiary natin every releasing po ay 200. 200? Opo. Oo. Tapos, maximum yun? Opo. Kaya ngayon, 268. Dahil? Ano lang po yan, expected pa lang. Ah, yun ang expected nyo. Kasi okay. Iba po eh, hindi po talaga nakakadalo. May ano po sila, minsan may emergency. Okay, sinusobrahan nyo na. Ayun. Oh. Para lang pumapunan yung 200. Okay. So ngayon, nandito na sila. Opo. Ibig sabihin, nakatanggap na sila ng text. May schedule sila for release interview. Po. Release. Ah, release yes na ito po. Mismo. Payout na po. Ah, nagbibigay dito pa agad ng cash? Yes po. Ah, okay. Cash palang binibigay. Okay. So ngayon, pag bigay dito, may tinitingnan pa yung mga tigat. Opo, evaluate pa po nila. Ayun. Doon po nila makikita kung magkano po yung ibibigay. Ng DSWD, okay. So, may maximum ba, minimum, wala na? Case to case po talaga. Ah, case to case basis. Okay. So, ibig sabihin, ikaw, sa experience mo, Joyce, may nabigyan ba dito ng 5,000, 10,000? Yes, ah, meron. Yes po. Pinakamalaking nalaman mo? 10K po. 10K. Pero maano na po yun, mga dialysis po talaga. Mga dialysis, oo. So, maliban pa sa dialysis, ano pang mga karaniwang sakit na inilalapit? Mga nagkikimo po. Chemotherapy. Tapos madalas po mga ano na, diabetic. Ah, yun, yung mga karaniwang. Hypertension. Na, hypertension. So, pwedeng gumapit. Yes po. So, halimbawa, kailangan ng isang Pasigenyo kahit 2,000 lang. Opo. Pwede, pwede, no? Basta po may ma-present po na medical certificate at reseta na updated. Oo. Kung sa bagay, siguro pag pumunta sila sa opisina ni Kong Roman, sinasabi na kaagad doon kung ano yung kailangan yung dalhin. At saka tama po, kung may ano po, kung sa hospital po natin na public, may GL po tayo. Once na pwede po doon may, yung sa may pondo po si Kong Roman. Yun yung guarantee letter, yes, mula sa opisina ni Kong Roman. Ayun. Sige, Joyce.
manawagan ka sa mga Pasigueño na pwedeng lumapit sa opisina ni Kong Roman. Pwede po kayong lumapit, humingi ng tulong sa office po ni Congressman Romulo. Basta po ay maayos po ang dokumento, mga updated po, walang bura. Pwede naman po kung ano, kahit mga burial assistance po na may mga balance pa po sa funerary. Ah, talaga? Yes po. Meron din palang ganon. Okay. Ayun. Pero hindi na yung DSWD? Same thing po. Ah, same thing? Yes po, basta may makita pong documents na Ayun. Proof po na nag-burial sila. Ayun, okay. Kahit po may utang po sa urn, yung hindi po makuha ang urn, pwede po. Pwede rin. Ayun, okay. Sige, ibig sabihin, sa buong Pasig ito, lahat ng barangay yes, welcome. Ayun, okay. Sige Joy, salamat na marami. Opo, thank you po. Ayun. At ayan nga mga kaibigan, narinig natin ng paliwanag ng isa sa mga konsultan mula sa opisina ni Congressman Roman Romulo na ganun pala ang dapat gawin. At kung ikaw ay may sakit o nagkasakit, kailangan mong kumuha ng health certificate mula doon sa clinic kung saan ka nagpa-check up. At pwede mong dalhin doon sa opisina ni Congressman Roman Romulo at doon na i-assist ka rin ng mga staff ni Congressman Roman Romulo. Ang malapit nga lang pala yun doon sa City Hall mga kaibigan sa God Office. Ito'y malaking tulong din para sa mga kagayang itong nakikita natin ngayon na ito. At itong mga beneficiary na nakikita natin dito ay lahat sila ay nanggaling muna doon sa opisina ni Congressman Roman Romulo na malapit nga sa City Hall. At doon, in-schedule sila para pumunta naman dito sa Rainforest dito sa lungsod ng Pasig sa barangay May Bunga. At dito, makukuha na nila ang pass na tulong sa kanila mula sa DSWD sa tulong na rin ni Congressman Roman Romulo. Pwede ba kaming kwentuhan kung ano yung inilalapit mo dito kay Kong Roman? Inilalapit mo kay Congressman yung ano yung medical visas para sa anak ko. Para sa anak mo? Ano nangyari? Anong diagnosis? Na-diagnosis for BSD. Anong ibig sabihin? Nagkaroon po siya ng, ano, ng butas sa puso. Butas sa puso? Ilang taon na yung anak? 5 months old na po siya. 5 months pa lang. So doon nalaman, no? Mahirap Kali po siya. Kali po nalaman po siya, ano, last check-up namin palabas pa ng hospital. 1 month nalaman okay. Po. Okay. 1 month nalaman. Final check-up niya. Yung nga po, kina... Punta kami ng hospital for, ano, Sa pag-eco. Ah, okay yan. Pag-eco. Anong pangalan ng anak mo? Kyle po. Kyle Francis. Kyle. Oh, Mark Francis eh. Kyle Francis. Ayun. Okay. So, magkano bang bill na nakalagay doon? Yung last time po sa pag-eco, naka 4-5 po kami dun sa hospital. Oo. Uh-huh. Okay. Palapan po dun yung medical gamot niya. Oo. Uh-huh. Saan ang hospital ba ito? Medical is po sa may Taytay. Ah, sa Taytay pa? Okay. Yes, sir. Bakit doon kailangan na? Kasi po doon lang po may avail, nung time na yun, doon lang po may available na test. Oo, correct. Oo. Na-PDA. Ayun. Na choice po kami, siyempre, anak ko yun. Tama yun. Lahat gagawin. Gagawin natin lahat. Lahat gagawin. Ay, dalangin namin na gumaling kasi gumagaling yun, yes, ba? Yes, sir. May possible naman po talaga. Plus kasi bata pa, madi-develop pa yung pag ano. Yun naman po sabi sa amin ni doktora namin. Yes. Pero 2 years siyang ano, nakamitin ng for check-up. Ah. For check-up, 2 months siya for check-up. Tapos 2 years yung meeting na siya sa gamo. Oh. Pang ilang lapit mo na ito sa opisina? First time po, sir. First time? Ayun, first time. O, ano masasabi mo ngayon? Pagkakalooban ka na ngayon? Yeah, pala, mapasalamat po kasi po. Kahapon lang po ako natawagan, pero last 3 months ako nagpasa dito kasi nga may pandemic kaya siguro. Ah, yes, oh yes. Saka naka-schedule na ako. Yes po, naka-schedule po talaga. Ayun. Okay, sige. Salamat. Salamat po marami. Salamat, sir. Okay, sige. Pasig News Update.